tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Pera ang iabot mo sa akin. Hindi ang kamay mo na walang laman. Hindi pa po kasi kami sumasahod, inay. Hindi pa sumasahod? Ang sabihin mo, sadyang maramot ka. Pasensya na po kayo, inay. Hindi ako nakapag-abot sa inyo. Kasi ginagamit ko rin po sa pang-araw-araw na gastusin ko sa school. Ah, ganun! Ginagastos mo sa pang-matrikula mo. Eh, ano ba naman yung kahit 1,000 lang ang ibigay mo sa akin? Alam mo, mula nang ipinanganak kita sa mundong ito, ha? Ako na ang nagpakain sa'yo! Inay! Uy, Nelly, congrats. Ikaw na naman ang nagtap sa exam natin, ah. Galing mo talaga. Nakachamba lang. Teka, bakit ba mukhang Biyernes Santo ka? Dapat nga yan, nagsasaya ka dahil ikaw na naman ang top 1 sa klase natin. Ang lalim namang hugot yan. Bakit, may problema ba? Wala to. Ang inay mo na naman, ano? Ewan ko ba kay inay? Lagi na lamang akong pinag-iinitan eh. Wala naman akong ginagawang masama. Pero pakiramdam ko, ang init-init lagi ng dugo niya sa akin. Bakit daw kasi? Nagre-reklamo kasi. Hindi ko raw siya binibigyan ng pera. And may trabaho naman daw ako. Bakit? Hindi ba niya alam na nagtatrabaho ka para magkapag-aaral lang? Yun na nga ang himutok ko eh. Alam naman niyang nag-aaral ako. Pero kung makapagsalita, akala mo ay full-time job na ang ginagawa ko na kailangang magbigay ako sa kanila. Hayaan mo nang inay mo. Siguro dahil na rin sa tumatanda siya. Hirap na siyang umintindi. Eh mabuti pa, samahan mo ako sa library, turuan mo na rin tuloy ako para maranasan ko ang maging isa sa mga estudyante na kabilang sa top 10. Bigyan mo nga ako ng 1,000 dyan. Nakakaanin mo naman ng pera. Anong gagawin mo? Dami-dami mo pang tanong. Bigyan mo na ako. Malamang magsisimula na ang sesyon. Sesyon? Anong sesyon? May bagong bukas na pasugalan dyan sa kanto. Susubukan ko ang swerte ko. Baka sakaling mapalago ko. Eh, wala na yung pera. Binili ko lang mga kailangan natin dito sa bahay. Nag-grocery ako. Ano? Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na mag-grocery ka? Siyempre, inuulang ko muna yung pangunahing pangangailangan natin dito, Lydia. Siguro, ibinigay mo na naman sa magaling mong anak ang perang padala ni Ate Celiano. Kailangan kasi ng anak mo yung pera, kaya binigyan ko. Tinanong mo ba ako kung dapat o hindi dapat bigyan ng anak mong yon? Hindi ko hiningi ang perang yon sa Ate Celia para lamang ibigay sa anak mo. Ano ka ba naman? Kung makapagsalita kay kala mo, hindi mo anak si Nelly. Kailangan ni Nelly yun eh. Wala siyang pamasahe. Kinapos siya. Hindi naman kasi pwedeng ubabsin yung anak mo sa pagpasok niya sa school. Dahil mag-exam siya. Oh, hindi ba't ipinagmamalaki mong working student yung anak mong yon? O bakit humingi pa siya sa'yo? Ha? Ang lakas ng loob mag-aral. Wala naman perang pang-aral. Eh kung sinamahan niya ako dito, o di, nakatulong pa sa atin. Nagpapawiting ako.
Aral-aral? Anong mapapala niya dyan sa aral-aral na yan? Oo. Ano ngayon ang kakainin ko? Buhangin? Eh ako itong naghahanap buhay eh! Ako pa itong walang makain? Sige. At titingnan ko kung bukas na yung tindahan sa malapit dito. Baka sakali makautang ako. Abay! Dapat lang! Ano po, Inay? Mabuti at dumating ka na. Babae ka. Mag-usap nga tayo. Ano po yun, Inay? Talagang makapalang mukha mo, ano? Ho? May trabaho ka. Sumusweldo ka. Ha? Pero, nagagawa mo pang makihati sa perang ipinapadala sa akin ng tita mo. Eh, pasensya na po kayo, Inay, kung nahiram ko yung pera ninyo. Wala pa po kasi kaming sahod. Hindi ka na nahiya sa amin ng mga magulang mo. Matatanda lang kami. Nakikiagaw ka pa sa amin, ha? Yung perang para sa amin, kinukuha mo pa! Inay! Tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki! Hindi ba dapat lamang na ikaw naman ang magpakain sa amin? Eh, kuan po, Inay. At kinuha mo pa pala sa itay mo ang perang padala sa amin ng Ate Celia ko! Ha? Hindi mo ba alam na yung perang yun ay pambili ko lang pagkain? Abay, magtrabaho ka naman! Ha? Nagtatrabaho ka na? Humihingi ka pa sa tatay mo? Hindi ka na nahiya? Tila mo nga, ang laki-laki ng katawan mo, umaasa ka pa rin sa amin? Hindi ka na nagbibigay ng pera! Eh, Inay, kailangan ko po kasing pumasok sa eskwilahan eh. Araw-araw, pamasahe ko po yun. Wala akong pakialam kung final exam mo! Ang sa akin lang, ah, huwag mong pakialaman ang perang binibigay sa akin ng ati ko! Dahil para sa pagkain ko yun! Hinga pala, mula ngayon, huwag ka nang hihingi ng pera sa tatay mo! Naintindihan mo! Naintindihan mo, ha? Opo. Anak, ito na yung hinihingi mo, pero ibalik mo ka agad sa akin, ha? Pagkasahod mo. Dahil hahanapin ang inay mo yan, sigurado. Opo, Itay. Kailangan ko lang, kasi last day of submission na namin ng thesis sa susunod na linggo. Pero hindi ko pa po nasisimulan dahil wala po akong pera na pang-computer. Ha? Ibig mong sabihin pang-computer mo lang yung hinihingi mong pera? Eh, opo. Kasi magre-research pa po kasi ako eh. Ako na po ang mag-encode para makatipid po tayo ng pera. Pang-computer rental ko po yun. Ganun ba, anak? Opo, Itay. Huwag po kayong mag-alala at maibabalik ko sa inyo kaagad pagkasahod na pagkasahod ko. Bakit mo naman ako sinampal, ha? Sumusobra ka na, Lydia. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, no? Sinabi mo, huwag nang bigyan yung Nelly na yon. Binigyan mo na naman siya ng pera. Hindi ba't kabilin-bilinan ko na sa'yo, ha? Na huwag na huwag mong bibigyan ng babaeng yon. Binigyan mo pa rin! Kailangan kasi ng anak mo para sa thesis niya. Kailangan niya yun para makagraduate yung anak mo. Ganon, ha? Talagang nabilog na ng anak mo ang ulo mo! Alam mo ba, ha? Kung saan ginagamit ng anak mo ang pera ko? Nandoon sa computer shop! Winawaldas yung pera ko! Alam mo ba kung bakit siya nandoon sa computer shop? Ano? Para yun sa project niya sa eskwilahan. Kaya siya nandoon. Talagang pinagtatanggol mo pa, ha? Hoy! Huwag kang kumain ng buong araw! Dahil
ipinamigay mo ang pera na dapat sa kakainin natin. Kaya bahala ka sa buhay mo. Mangisay ka sa gutom. Itay, nasalubong ko po ang inay at ang dilim ng mukha. Nag-away na naman ba kayong dalawa? Oo, anak. Dumating kasi siya nang walang makain. Eh bakit? Hindi pa po ba kayo nagbibigay sa kanya? Hindi pa nga eh. Pinatalo niya kasi sagol yung pera na pambili sana ng bigas. Yun na nga akong sinasabi ko eh. Wala na nga siyang makain, inagagawa pa niyang ipatalo sa sugal ang pera. Tapos ang lakas ng loob niyang maghanap ng pagkain. Hayaan mo na, anak. Pagpasinsya mo na lamang yung inay mo. Itay, bakit po? Hindi po ba kayo nagagalit? Gabi na kasi. Wala pa ako sa bahay. Alam mo naman yung inay mo. Nasanay siyang lagi na nadadatnan ako dito sa bahay, kaya nang umuwi siya, wala ako. Nagalit. Eh bakit po? Saan po ba kayo pumunta? Eh, sumama kasi ako sa construction eh. Medyo malayo yun, kaya medyo atrasado ako nang uwi ng bahay. Sumama kayo sa construction? Eh bakit? Eh kaya pa ho ba ninyong magtrabaho sa construction? Oo naman. Yung medyo magagaan lang yung pinapagawa sa akin. Kahit papano eh, naabutan ako at ito nga, nakabili ako ng bigas. Eh, sige na, anak. Magbihis ka na para makapagpahinga ka muna. Tatawagin na lamang kita kung kakain na tayo. Lydia, baka may natitil ka pang pera niyan na binigyan ng ate mo. Bigyan mo naman ako. Pandagdag ko lang dito sa bibiling kong ulam. Naubos na kasi yung sweldo ko ng isang araw eh. Naubos mo na lahat yung sinweldo mo sa construction, ganun ba? Ipinambayad kasi ng utang natin sa tindahan. Iyong lang tira. Pinambil ko ng bigas. Mga araw na yun. Eh, isa pa, hindi naman kalakihan yung sweldo ko doon sa pinagtrabahuan ko. Eh, bakit kasi nagbayad ka kaagad ng utang? Alam mo naman palang kakarampot lang ang sweldo mo. Eh, kahit papaano ay nakakatulong dito sa bahay kapag nakakasama ko sa pagkukonstruksyon. Eh, sayang naman yun. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiram mong pera, pero ibalik mo rin ito kaagad. Alam mo naman na nag-aaral pa yung dalawa mong pamangkin. Opo, di pa kasi sumasahod eh. Nagkataong exams ko at wala akong pangmatrikula. Kailan mo ba ito babayaran? Pagkasahod na pagkasahod ko. Ibabalik ko kaagad ang mahiram kong pera sa iyo. Asahan ko yan, ha? Okay lang sana kung ako ang nagtatrabaho. Kaso, ang bayaw mo ang nagtatrabaho. Nakakaya naman kung malalaman niyang ibinigay ko sa iyo ang perang pinaghirapan niya. Lalo na kailangan din namin ang pera para sa mga pamangkin mo. Naintindihan ko, ate.
At ibabalik at ibabalik ko kaagad ang perang mahiram ko sa'yo. Mabuti na lamang at napahiram ako ni ate. Kung hindi, magpo-promisory na naman ako. Ano ba, Lydia? Tama na. Nasasaktan na ako eh. Talagang masasaktan ka sa akin! Nasasaktan na naman niya si itay. Pero tatakba ka na kasi! Makarating ka agad ako sa bahay. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, ha? Ito pa! Tama na! Tama na, Lydia! Nasabi ko na nga ba eh. Inay! Itay! Ayan na ang magaling mong anak! Ginastos niya ang perang para sa akin! Tapos, hindi mo rin pala may babalik sa akin kaagad! Alam ba naman kayong dalawa? Pati dito sa kalsada, nag-aaway kayo. Di na kayo nahiya sa mga tao. Bakit hindi ang magaling mong ama ang pagsabihan mo, wag ako? Ano ho ba yun, itay? Eh, nakalimutan ko kasing labhan yung damit ng inay mo eh. Ano ho? Ano ba naman kayo, inay? Si itay na nga ang pinaglalaban ninyo ng damit ninyo. Inagagawa mo nyo pa siyang hiyain sa karamihan ng tao sa pamamagitan ng pananaki ninyo sa kanya. Para magtanda yung ama mong magaling! Eh, inay, bigyan nyo naman ng kunting respeto ang itay. Bigyan nyo naman siya ng kahiyan. Ang hirap sa inyo, inay, inaabuso ninyo ang kabaitan ni itay porque hindi niya kayo pinapatulan! Gutom na ako. Kahapon pa ng tanghalin, di ako kumakain. Di ko naman pwedeng galawin ang niluto ni itay. Parang na kay inay yun eh. Siguradong magwawala na naman si inay kung wala na naman siyang madada ng pagkain sa bahay. Oh, umiikot na ang paningin ko. Nahilo na ako. Nahilo lang ako. Ay, ang babae ha? Natumba. Gutom yata. Talagang nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Gusto mo samahan kitang magpa-check up sa center? Wala akong sakit. Ano mo nang sakit? Tignan mo ang nangyari sa'yo. Natumba ka. Baka kung ano na yan. Wala ito. Nahilo lamang siguro ako dahil sa gutom. Ano? Kahapon pa kasi ako hindi kumakain eh. Hindi na nakayanan ang katawan ko kaya ako nahilo. Nako, tama-tama pala. At niyaya kita dito sa kantina. O sige, kumain ka lang ng kumain para mabawi mong lakas mo. Huwag kang mag-alala. Dahil akong magbabayad. Ano kaya kung sumama ka na lang sa akin sa bahay? Ano? At ano naman ang gagawin ko sa bahay niyo? Magsasama na tayo. Ano? Nahibang ka ba? Gusto mo bang lalong magalit ang inay ko sa'yo? Alam mo na nga ang sitwasyon ko sa bahay, tapos daragdagan pa natin. Baka hindi lamang magagalit sa akin si inay. Baka itatakwil pa ako noon. Eh, kesa naman sa ganyan na nahihilo ka na dahil sa gutom. Dahil lamang ayaw mo nang galawin ang pagkain nyo sa bahay nyo. Di, umuwi ka na lamang sa bahay. At hindi lamang kita pagkakainin. Patatabayin pa kita. Tigilan mo nga yung kalukuhan mo. Eh, magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Biruin mo. Kahapon ka pa pala hindi kumakain. Eh, bakit hindi ka na lang nagsabi sa akin at nang binigyan na kita ng pera
Isa ganyan na nahiro ka dahil lamang sa gutom. Huwag kang mag-alala at hindi na maulit yun. Anak, hindi pa naman nag-insi ngayon na. Maaga ka bang sumahod ngayon? Hindi pa po ako sumasahod, itay. Hindi ka pa sumasahod. Saan mo kinuha yung pambili mo ng bigas at ulam kung ganun? Binawasan ko lang po yung perang hiniram ko kay ate. Ano? Nagkirang pa ng pera sa ate mo? Oho. Exam na po kasi namin. Semifinals na namin sa Makalawa. Kailangan ko na pong makapagbayad ng matrikula ko para maaga kong makukuha ang permit ko. Kaso, ibinili ko ang iba ng bigas. Sabi mo gagamitin mo yan sa pangmatrikula mo. Bakit mo binili ng bigas at ulam? Kaysa naman sa magutom kayo. Hindi mo na sana binili ng bigas at ulam yan. Uutang na sana ako sa tindahan ni Lagring. Hayaan nyo na ho. Hiram na lamang ako sa kaibigan ko, pandagdag ko. Total, 200 lang naman po ang nabawas sa perang hiniram ko kay ate. Madidiskita ko na po yung iba. Pasensya ka na anak at ikaw ang nahihirapan sa amin ng inay mo. Itay, bakit po ganun si inay? Bakit naging magagalitin na siya? Bakit lagi niya siyang nagagalit sa akin? Nawawala na siya sa katwiran, itay. Parang ang bigat ng dugo niya sa akin. Anak nga ba ako ni inay, itay, ha? Anak ba ako ni inay? Tunay bang anak si Nelly nang nakagisnang niyang magulang? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.